kay Mark Baroka. Nakatira ako sa Buanga City and Barangay Recodo, Puruk 1B. Yan yung kinalakyan ko. Since nung bata pa ako, yung mami ko, a housewife, and daddy ko is a chief engineer. So nawala siya, 8 years old ako. So naulila kami, 8 years old ako. And yagood kami ng mami ko kahit walang trabaho ng mami ko. Kaya na-force yung mga kapatid ko, dalawang kapatid ko, yung panganay namin, nag-abroad. Hanggang ngayon, nasa abroad pa rin sila. So, nag-start yung basketball sa 7 years old. 3 years old to 4 years old, yan. Kasama ko na daddy ko manood ng basketball, yan. Kasama niya ako lagi. Kasi daddy ko mahilig mag-basketball. That time, 8 years old ako, nawala naman yung daddy ko. So, yung career ko, nag-start. Pero yung daddy ko, hindi ko na nakita na maglaro ako ng basketball. Ginebra now ahead, 79-78. Baroka puts it up! Game, you're now 40 points. Nakaka-insulto yun. Tapos ito, sunod-sunod na yung turnover. And officially, Mark Baroka is part of our 5,000 point club. Kaming 2014 nga, sabi ko na, at 2013, 2014 na, every time na sa floor ako, ibigay ko yung best ko. Baroka realizes it. School bounces home! My wife and my daughter, na dito sila lagi tumutulong sa akin. Huwag mong papahiyain ang coach mo. Yes, sabi na to eh. Doon sa 30,000. Ayan, at relax ng konti. Nanguna si Mark Baroka sa kalalabas labang na resulta ng PBA All-Star 2017 votes. Umani ang guard ng star ng halos 33,000 mga boto. From the Magnolia Hotshots, Mark Baroka. When did you feel that basketball is really your passion? Saan at paano ka nagsimula? Pag 19 years old, 2005, doon na talaga parang kinakarir ko na yung basketball talaga. So, nag-try out ako, kinuha ako ng FU from Zamboanga, na-scout ako doon. So doon ako galing and nakuha nila ako 2005. Looking good! FU, 2 years, nag-PBL ako, amateur. Tapos amateur, nag-ilas ako, Philippine team. Then, yun na, nag-pro na ako. So, 13 years na ako sa pro ngayon, still kicking. So, hopefully, bibigyan pa ako ng grace ng Panginoon na haba pa yung career ko. Baroka, it's a foot race right now. Baroka, finger roll! Oh, what a fake from Baroka! He just bluffed the defender! Baroka gets the switch. He's asking for a clear down. Baroka with a crossover. Pull up jumper. Oh, yeah! That's the guy! That's the man! Mark Baroka taking charge. However, the offense might still be a question mark. 6 minutes, hindi makashoot yung Phoenix as we take a look at this first. Mark Baroka adding to his total. He's got 19. Yung challenge talaga is, nandiyan naman yun eh, sa person, di ba? So sa akin, para sa akin yung challenge ko talaga, mag-start yung basketball is yung shoes. Mahirap maglaro ng basketball ng shoes kasi nga, makakapaltos ka. Pero, yung mga ganong bagay, siyempre, di-deal mo yung ganun. Kasi wala kaming source of income, makabili ng shoes, obligado ka magpapaa. Tapos, yung challenge para sa akin, yung mami ko, ayaw ko mag-basketball. Kasi nga, every time nasa basketball court ako, hinahabol ako ng nanay ko. Hinapalo ako. So, kasi yung mga tito ko, napipilayan kasi. Sa probinsya, pag mabali ka, wala na. Parang yun na yung huli mong basketball. So, yun yung kinatakot ng mami ko.
Every time na maglalaro ko, lagi ko kinakantsawan ng mga kalaro ko na, "Diyan ang nanay mo." So hindi nila ako ma-stop. Ang pang-asar nila sa akin para mahihiya ako, yung mamaya mo, nandyan na. Kaya para pang-distraction nila sa akin. Pero yung mga challenges na ganun, patuloy yung mga walang sapatos, maglalaro, nakayapak, isa yung nakatulong sa akin sa buhay ko. As a person na maging strong ako. Kasi pagdating na Manila, ako na lang mag-isa eh. Wala naman akong pamilya doon. So yung nakatulong sa akin yun eh. So that time na nakakuha ko ng mga sapatos na sa Manila, sobrang laki ng accomplish ko sa buhay ko. Parang, oh, ito na pala yung basketball. Naglalaro ka lang, 3x3, isang sapatos, isang chinelas, para makapaglaro lang. Tapos minsan, pag walang sapatos, hindi makapaglaro. Kasi yun yung requirements, may sapatos ka. Pero yung mga ganong bagay, matatawa ka na lang in the future. Pero yun yung parang positive para sa akin. Kasi kung hindi ko napagdaanan yun, hindi na maging Mark Baroka ngayon eh. Big break sa akin. Sa college ako, nag-MVP ako 2009 sa PBL. So doon ko na nakita yung future ko as a basketball player na sabi ko, kaya ko nang mag-PBA. Parang nagamay ko na eh. Nung una kasi, first 2 years ko sa FEU, kasi ako yung sobrang liit. Tapos yung mga kasama ko, lalaki, 6'6", 6'9". So yun yung mga prospect mag-PBA. Sabi na sa akin, ako yung hindi mag-PBA. Yun yung nilagay ko sa isip ko na, sa heart ko na gusto ko mag-PBA. Pero yung sinabi nila doon sa grupo na yun, ako yung naguna nag-PBA, hindi sila. So yun yung naging motivation ko. After 2 years, nag-PBL ako, nag-MVP ako, back-to-back MVP. So pumasok na yung gilas, nag-gilas ako 3 years. So yun na yung break ko na parang iba na yung basketball sa akin. Pag nandun ka sa stage na yun, parang yung confidence mo sobrang taas na eh. Iba na yung level ng basketball. So maglalaro ka international. Pagbalik mo ng Pilipinas, so iba na yung basketball talaga. التصويبة هذه ما تنجح بعد تجدد الآمال وبدون خطأ وبدون فاول وأربعة مع الكرة أربعة خطير يصوب إلى ميلان almost 100% is 80% grassroots talaga yan. Kinuha yan sila eh para makapaglaro doon. Kasi lagyan sa Manila, yun yung parang advantage sa kanila kasi nandun yung basketball sa Manila. So yung sa grassroots, makita mo sa kanila kasi pinagdaanan ko na rin lahat yan eh. Hindi natin malaman yung isang bata, o ito si Intuto, ito, hanggang dyan lang siya. Kasi ako, hindi naman sinabi yung PBA ako. Kahit sa amin naman, sa probinsya namin, lahat na nga, sabi, ay, hanggang school lang yan kasi nakuha sa school. Pero pag mag-hard work ka lang talaga lagi, yung achievement na bibigay ng Diyos sa'yo, yung pagpapala kung sobra kang work harder na player. Matagal na ito pinaplan namin ng asawa ko. So, susunod namin na mag-outreach kami, yung ganito na makakatulong kami sa mga bata, especially yung mga galing sa probinsya. Kasi ambition naman ito, ginawa ko ito, is baka may scout tayo. Kasi nga, sa mga ganitong lugar, wala namang nag-scout dito eh. Someday, makakita tayo ng magaling, di ba? Yun yung gusto kong gawin. Kaya binil ko itong academy na ito. Lang sa inyo as a player. First of all, siyempre, tulungin muna tayo sa Panginoon. Humingin muna tayo ng guidance and yung work hard talaga, yung character. Mag-build kayo ng character kasi doon mag-define isang tao sa character. Kahit walang coach, walang camera, nag-hard work ka. Ang nakakita sa iyo, yung taas. So, yun siya yung magbibigay ng blessing sa iyo. So, ito si Mark Baroka. Sky's the limit tayo. God bless.